Guys, ito yung mga gamit ko o nagamit ko ng mga face mask, face shield, and yung isa dito ay kay mama, sa nanay ko. So, alam niyo ba, kapag yung mga face mask at face shield na to, ay talagang iniingatan ko siya. Tapos kahit nagamit ko na siya, ang ginagawa ko lang, nilalaban ko lang. So, ipaliwanag ko sa inyo na napaka-importante talagang gumamit ito. Kasi nung sa Lucena, galing sa Riaya, meron napapatsyempo na meron na checkpoint na PNP. So, check up nila yung mga sasakyan galing sa ibang bayan na kumila ng face mask at saka face shield. So, itong face shield na to, mas maganda naman siya kaysa dito. Kasi nga, dito, pagsuot ito ng mga edad, ito, ganyan to. Ayan. Yung ibang may mga senior na, pag gamit nila to, merong iba na naliliyo sila, yung iba nahihirapan sa paghinga. And ito naman, mas maganda naman siya mga gamitin kasi nga, hindi siya nakakaliyo, maayos ang gamitin. Pero hindi ito nagustuhan ng nanay ko kasi nga kulay pula, para daw siyang robot. So, ito naman yung face mask na, face shield na gamit ko nung ako bumubunta. Meron akong nakareserba na sa loob ng bag, and meron din naman akong face shield na nakalagay sa labas ng bag ko, nakatali lang siya. Ito naman yung iba't ibang face mask na gamit ko. Ito, ito yung bigay sa akin. Tapos ito naman, yung mga puti, galing naman to sa Lucena kasi mayroon siyang tatak na ito. Ayan, meron siyang pangalan to. Ayan. Ito yung mga puting to, hinihingi ko nito sa Lucena tapos nilalaban ko lang siya doon sa may-ari ng shop na binubuntahan ko. Ito namang itim, ito naman ay bigay nung kamag-anak ni mama. Yung tiyahin ko na taga Lucena. So, binigyan kami ng maraming face mask kasi nga yung nanay ko, isa din sa matigas ang ulo na, ayun, medyo ayaw mag-face mask, ayaw mag-face shield, pero minsan naman gumagamit siya, hindi siya lumalabas ng bahay na wala, nakalagay lang dito, pero minsan gumagamit din siya dahil sa paghahanap buhay niya. Minsan sa pagmamanicure niya, kailangan niya talagang gumamit ng face mask para makapag-manicure. Tapos ito namang face mask na to, dala ng nanay ko. Tapos ito naman, dala ito, bigay naman to ng kamag-anak ni mama, yung kapatid niyang nasa Lucena din. So, yung itong itim, dalawang ang kapatid ni mamang nasa isang subdivision. Ito naman yung isang nasa subdivision na Cita Grande. So, talagang kahit na nagamit ko siya, mas gusto ko talaga din yung face mask na ganito kasi nalalaban lang siya. Ito naman, pag nagamit man siya isang beses, dapat talaga tatapunin na siya, patapon na. Ito naman, ginagamit ko siya, kailangan magamit ko siya ng tatlong beses, pero pag nagkakaroon siya ng himulmul dito, medyo na siya, yung nagugutay-gutay na, ang hirap na kasi ang pangit, uubuhin ka. And ito naman, malinis siya, pero mas gusto kong gamitin ito kasi nga, minsan, pag nasasakyan ka, gagamit ka ng, hawakan ng jeep, pag siyempre nakaupo ka, hawak ka, kung saan ka makakahipo, makakadampot, so yung kamay mo, hindi naman siya, yun, kagaya nun. Pag nasa ibang lugar ako, kamag-anak ko, kaya sa isang computer shop, nangingi ako ng alcohol. Alcohol siya, tapos tinali ko lang dulo kasi nga, baka mababasa yung bag ko para safety, and hindi mababasa yung aking mga charger, kaya nilagyan ko siya ng tali. May dala ako ng alcohol. Kasi nga, pag bumunta ako sa shop, o kaya bumunta ako sa ibang kakilala ko, nangingi ako ng alcohol. Habi ko pa yung alcohol, pero minsan, ginagawa ko para lang, pag nangingi ako, kasama din yung paghingi talaga. Nilalagyan ko yung dala ko ng alcohol para makatipid na rin ako. So, nakikita, hindi na ako bumibili ng alcohol, nangingi na lang, tapos bumabawas ako dun sa pinaghingan ko. So, mas maganda pa nito kasi nga, siya naman, lalaban mo rin. Matagal naman siya, siguro, pag matagal mo nang gamit ito, nagkakaroon din siya ng kalumaan. So, hindi rin siya maganda rin kasi nga, kailangan maganda yung bago. Gaya nito, ito, mas makakahinga ka naman. Pero pag luman-luman na siya, mga ilang beses mo na siya nagamit, hindi na rin siya magandang gamitin sa bibig at saka sa ilong. So, kagaya niyan to, nagkakaroon siya ng himulmul. So, yun lang, and napakahalaga din kasi nung meron kang face mask, face shield talaga. Kasi, ang virus na coronavirus, yung COVID, hanggang hindi mo pa naranasan ang sakit, hindi ka maniniwala. Kapag naranasan mo, saka ka lang naniniwala sa totoo palang COVID. So, ang COVID talaga, base yung sa marami din namang front, yung nahawa, na namamatay, tapos
yung mental effect na mangyayari sa buhay mo pag tinamaan ka ng COVID, tapos ikaw na yung ano, yung mental effect talaga, mas bababa yung immune system mo, mamamatay ka, ma-stress ka. Pero pag hindi mo inisip na may COVID ka, para bang yun lang, kasi normal naman yung buhusipon, parang yun yung naisip ko na, na kailangan talaga palaksin mo talaga yung sarili mo, tapos kasi yung dami na nangyayari talaga. So, meron siyang magandang epekto. Yung iba kasi, pag talagang naisip mo may COVID ka, mas may stress ka. Tapos yung iba naman, matitigas ang ulo. Yun. Basta marami akong gustong sabihin, pero base na lang sa, yun na lang muna yung mga na-share ko na, na talagang mahirap talaga yung sitwasyon. Yung iba naman, ang kagaya ngayon, pag wala kang medical clearance na ikaw ay hindi, inibawa, ikaw wala kang turok. Wala kang turok. So, kailangan talaga makompleto mo yung unang turok at saka pangalawang turok. Kasi kailangan meron kang medical clearance na ikaw ay katunayan nakatubakuna na. So, magagamit po din siya pagbiyahe sa malayo, especially yung pagbunta mo sa trabaho, pag-aaral mo, napakahalaga nun. Kasi hanapan ka ng medical clearance. Base din sa naririnig ko sa radyo, sa mga nakakausap ko, yung mga hindi nang paturok, mahirapan sila kasi nga wala silang medical clearance. So, yun lang. And dito na po tayo tapos ang vlog dito. And paalam and bye bro. Now, see you the next vlog.